itong agency ang nagbigay pagbabago sa buhay ko. Kung gusto mo rin may magbago sa buhay mo, para sa iyo to. Ako ang auto mechanic dito sa Japan at ang pag-welding ay kasama sa aking trabaho. Mechanic na, welder pa. Kaya maswerte yung company ko sa akin eh. Ay, mali. Baka pag napanood ito ni boss, ibigay niya ang ticket ko. Oh, umuwi ka na sa Pilipinas. Mali, maswerte ako sa company na to eh. Kasi na di-develop lalo yung aking skills. Pag-uusapan natin ngayon, is kung paano nga ba maging OFW sa Japan. Ayan mga bes, kakauwi ko lang at pag-usapan natin kung paano maging OFW dito sa Japan. So bali itong video ay part 2 na ito. Kasi nung una, hindi kumpleto yung ginawa kong video. Wala yung agency ko doon, yung training, kung ano-ano pa. So bago yan, ikwento ko muna sa inyo kung bakit hindi ako sa Saudi, Dubai, Qatar, o kahit saan Middle East napunta. Sinubukan ko naman ang Middle East, mga besh. Kaya lang, dito ako sa Japan pinadpad ng Diyos. Napakabuti talaga ng Ama. Salamat Ama. So, usapang Japan na tayo. Unang agency ang ibibigay ko, ang pangalan nito ay MRDZ. Matatagpuan ito sa Pasig. Malapit siya sa Hinaris Complex. May gasolinahan doon. Hindi ko matandaan kung ano yun. Tapos nasa may subdivision yung agency. Ang unang apply ko doon ay bilang isang welder. Sinalang ako sa interview, ngunit sa kasamang palad, hindi ako natanggap. Bumagsak ako. Bumagsak ako, pero ang malaga, hindi ako sumuko. Nakipag-coordinate ako sa mga staff doon at nagpa-line up ako ulit sa panibagong interview at na-interview nga ako ulit. Welder pa rin. Ito namang interview ko ulit, na-select ako. Pasado ako sa interview at sa trade test. Ang masaklap niyan, naging reserve naman ako. Mas masaklap pa sa breakup namin ng jowa ko. Oo, kasi konti na lang. Chance ko na pang Japan yun. Sobra, as in, grabe panghihinayang ko nung time na yon. Kasi isipin mo, nagastusan na ako sa unang interview. Pamasahe, gutom, at kung ano-ano pa. Nakaramdam talaga ako ng sobrang panghihinayang. Hanggang sa binago ko yung desisyon ko. Bagong plano, bagong kategori, bagong agency. Itong pangalawang agency ko, ang pangalan nito ay PEA. O mas kilala siya bilang Prudential. Unang apply ko sa agency na to, nagbago ang buhay ko mga besh. So sabi ko nga, binago ko yung aking desisyon. Hindi na ako nag-apply dito bilang isang welder. Kundi nag-apply ako dito bilang automotive mechanic. Naka-line up ako sa kategory na yon. At ang interview ko nun is October 4. Lunes yon. Siyempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, nananalangin tayo pag mayroon tayong gustong matupad. Bago yung interview ko, October 3 linggo, nagsimba muna ako nun, isang simbahan na madalas kong puntahan sa Cavite. Siyempre, pampalakas ng loob, para sa interview, para makapasa, at para makapag-Japan. At yung araw ng interview, Lunes, habang naghihintay sa employer, para sa interview, nagdadasal pa rin ako. Intense talaga kasi, suntok sa buwan eh. Hindi mo naman malalaman kung mapipili ka ba sa dami ng aplikante na kasabay mo. At yun nga, nakaka-intense. 6 kaming aplikante na magkakasabay noon sa isang room para sa interview. Pang-5 ako. Siyempre, pag dun sa simula, iniisip ko na yung mga gusto kong sabihin, magagandang gusto kong sabihin. Pagdating sa akin, yun yung masaklap. Hindi naman ako makapagsalita. Nauutal pa.
Sabi ng translator, kumalma lang daw. Kasi may translator naman. Sabi niya, kumalma lang kayo, kumalma. Pero hindi talaga eh, hindi mo malaman na kabado ka eh. Pagkatapos ng interview, naghintay kami sa labas ng room. Pasuspense talaga kung sino yung nakapasa. So nung natapos na interviewin lahat, tinawag na kami by number kasi may nakapin na number dito yon sa polo shirt. So pagtawag ng number, yun yung petsa na nalaman ko na makakapag-Japan ako. Ito trivia. Kung gusto mong mag-interview sa mga halimbawa Japanese employer, ugaliin mo sana kung kaya mo naman maging number one ka yung number dito. Kasi sabi ng boss ko dito, yung number one na yun is lagi nilang pinipili. Kahit sa agency ko dyan sa Pilipinas, madalas na nakikita ko sa mga upload na picture yung number one na number. Kasi alam mo kung bakit? Iniisip nila na pinakamaaga sa dumating. Kasi nga number one. Eh gusto ng mga Hapon is number one. Pinakamaaga. Kasi mahalaga sa kanila yung oras. Ayan na, may tip ka na. Pero ako number six ako nun eh. So nung nalaman ko na pasado ako, tuwang-tuwa talaga ako. Gusto kong tumalon, magpagulong-gulong. Basta tuwang-tuwa talaga ako, ang saya sa pakiramdam. Kasi pinakinggan ng Diyos yung dasal ko. Manalangin ka lang. Dito rin sa agency na to ako nag-training ng Japanese language, yung tinatawag nilang Nihongo. Konti lang na gastos ko. Oo, kasi libre naman yung pag-aaral doon, Nihongo. Oo, libre. As in capital LIBRE. Free. So, nag-aral ako dito ng 4 na buwan. Training ng Nihongo. So, after nun, naghintay lang ako ng konti sa labas. Hanggang sa dumating yung aking CEO eh, para makaalis. At yun nga, isa akong OFW dito sa Japan. Ikaw, para maging OFW ka sa Japan, kailan sumuko tulad ko? Nabiguman ako nung una, pero di ako sumuko. Ginawa akong stepping stone yon para lumaban. Kasi ang kabiguan, kasama talaga yan. Samahan mo lang ng dasal at prosige. Kung na-inspired kita sa kwento ng pag-apply ko, at kung nagka-interest ka sa mga agency na binigay ko, abangan mo ang susunod kong video para malaman mo kung magkano sinasahod ko dito.